Hindi maitago ni Mang Ricky Lopez ng Barangay San Antonio Araya at Pampanga ang kanyang pagkadismaya. Nitong nakaraang Setyembre kasi ay nakatanggap ng sulat si Mang Ricky mula sa Commission on Audit o COA ng San Luis, Pampanga. Kinukumpirma umano sa kanya ng COA kung nakatanggap siya ng 2,500 pesos mula sa Conditional Cash Transfer Program ng DSWD na pantawid pamilyang Pilipino noong Marso. Ngunit wala umanong natanggap na ganoong halaga si Mang Ricky mula sa naturang programa. Pero yung perang dapat namin bigay, yung dapat na ibigay sa hindi na napunta sa amin, siyempre magre-react. Ganito rin ang hinaing ng isa pang residente ng naturang barangay na tumangging magpakilala. Wala umano silang natanggap na benepisyo mula sa CCT program, kaya't laking pagtataka nila kung bakit sila nakatanggap ng sulat mula sa komisyon. Nang lumapit umano sa COA ang mga residente, nalaman nila na pineke ang kanilang mga lagda. Nung lumalabas yung hindi kamuha yung pirma namin tsaka mga ano yung mga birth certificate yung birthday namin, hindi magkaparehas. Sinubukang kuna ng pahayag ng CLTV News ang COA San Luis, ngunit tumangging magbigay ng pahayag ang mga opisyal. Hawak ng COA San Luis ang auditing ng bayan ng Arayat. Pero nang usisain ng CLTV News, hindi pinahintulutan ng opisyal na makita namin ang mga dokumentong kaugnay ng reklamo. Kinuha na rin umano ng Barangay Treasurer ng San Antonio ang mga sulat na tinanggap ng mga residente. Sa panayam ng CLTV News kay Kapitan Jun Reyes ng nasabing barangay, hindi umano galing sa DSWD ang pondong kinukwestiyon ng mga residente. Bahagi umano ito ng ginawang proseso ng kanilang barangay para makapagpalabas ng development fund mula sa internal revenue allotment o IRA ng kanilang barangay. Yung pagpapalabas po ng pera na gano'n, trabaho po ng tresurero ko yung kung paano yung ginagawa nilang proseso. Pero nakagamit sila ng pangalan na hindi naman sila nakatanggap dahil minsan pag nagpapalabas po siguro ng pera yung aking tresurero, may mga proseso silang ginagamitan ng paraan kung paano pagpapalabas. Hindi naman umano may paliwanag ni Kapitan ang proseso at batayan na ginawa ng Barangay Treasurer sa pagpapalabas ng naturang pondo. Hindi rin may paliwanag ni Kapitan ang isyu ng pamimeke sa mga nagrereklamong mga residente. Bukas naman umano ang tanggapan ng barangay para linawin ang mga ganitong isyu. Umaasa naman ang mga nagrereklamong mga residente na aaksyonan ng mga kinauukulan ang kanilang sumbong. Ako po si Sara Maniago, Alerto Alisto sa Pagbabalita.